Kumusta ka, kuya? Okay lang. Kakagawi lang namin eh. Ah, nasa Manila ka na? Oo, oh, kabalik lang namin. Okay, guys. We have Poy Eram back in the house with us dito sa channel natin. Oh, and to the guys asking, bakit naka-face mask si Kuya Poy? Hindi dahil, ano, positive siya. Pinaayos na niya finally yung matagal ng, ano. Oh, pinaayos na yung ngipin ko. Pinaayos na niya yung ngipin. Kailan niya natanggal ulit? Tagal na niya. Ano to eh? Tagal na, 3 years ago. 3 years ago. Asian Games. Oh, eh kasi tuloy-tuloy ang laro ni Kuya Poy, kaya ngayon lang siya nagka-time. So, guys ha, baka lang lagyan niyo na meaning yung face mask niya, sabihin niyo. Safe tayo. Safe na safe si Kuya Poy. Alright, Poy Eram kasama natin ngayon. This is just a breaking interview, so mabilis lang to. Nothing crazy kasi dati nag-straight si Kuya Poy yun. Masarap yung kwentuhan namin dun. Pero salamat sa oras mo. Ay, sa oras mo, Poy. Ah. Salamat sa oras mo. No problem. Okay, so disclaimer lang sa lahat ng tao. We are not here to... Kumbaga, hindi namin papalakihin yung sunog at hindi rin namin, kumbaga, hindi tayo nagtitake ng sides. Hindi tayo, hindi natin sasabihin na tama yung ginawa ni Ray Ray. Hindi natin sasabihin, tama si Boss MVP. This is solely, I wanted to get a basketball player's perspective. A pro basketball player's perspective, guys. Of how it is to be in the league. Pro player ka and how it's tougher than everyone thinks. Kasi ngayon po, I'm sure nakikita mo ngayon yung mga bash kay sa teammate mo, di ba? So doon muna tayo mag-start, Kuya Poy. Anong tingin mo doon sa mga bash? Is it fair or unfair yung ibang mga naririnig mo or nakikita mo? Siyempre as a basketball player, parang hindi naman sana to take sides. Sabi mo nga, siyempre unfair pa rin 'yan. Parang hindi lang para kay Rick, kundi para sa amin din lahat as a basketball player, as a association, siyempre. Siyempre nakikita lang nila, ang nakikita lang naman nila outside eh. They're not inside the circle, ba? So, wala silang alam kung ano talaga nangyayari sa buhay ng tao as a basketball player. Hindi nila alam kung ano talaga yung nagdadaanan ng bawat player, kasi not specifically Ray, but alam mo 'yun sa lahat, 'di ba? Siyempre kami, meron kaming, siyempre, may private life din kami. So, kailangan namin itago yun, di ba? Hindi namin kailangan ipakita yun. Siyempre, ano bang gusto nyo? Yung talent namin, paglalaro namin, ang makita nyo o yung private life namin na, di ba? Hindi naman pwedeng dalawa. Kailangan isa lang. Kailangan nyo lang mamili, di ba? And ang akin din, kuya, I mean, sa channel na to, alam ko na certified banyo boy ka. Sa channel na to, I always say that ang magde-defend or ang mag, kumbaga, yung circle ng basketball players, matibay yan eh. Kumbaga, pag basketball player ka, ikaw pa yung magtatanggol sa kapwa basketball player mo. Kasi nga, ayaw ko na isama sa sarili ko, pero kayo yung nagkakaintindihan talaga kung ano nangyayari doon sa circle ninyo. Okay, so, ang napag-uusapan natin off-cam is, ang nakikita kasi talaga nila laro lang. Nakikita lang nila yung laro. Tapos, hindi nyo naman utang na loob din sa mga manonood na ipakita nyo yung personal life nyo kasi at the end of the day, ang career ninyo, basketball player. Basketball. Kaya kayo binabayaran dahil doon sa court, di ba? So, parang para sa akin lang, hindi dapat ganun ka-demanding yung mga tao na malaman din kung ano nangyayari sa likod ng basketball court. Kasi yun lang naman din ang ano ninyo, ang career ninyo, di ba? Ano lang din, parang unfair din para sa amin na sasabihin kami ng masama, tapos pag nag-react kami pa rin yung masama. Parang unfair ba na parang hindi siya tama. Pero yun yung image namin eh. Yun yung narrative na yun yung nangyayari. So, siyempre kami, imbis na mag-share kami lahat. Siyempre, pina-private namin yung ibang bagay kasi alam naman namin na kahit anong gawin, sasabihin talaga yung tao, di ba? Meron at meron sila mahanap na butas eh. You were in the bubble just a few months ago. And from what I know, from what yung mga kinikwento mo sa akin, naging close din kayo ni Ray Ray. Naging close kayo ni Ray Ray and you spent a lot of time together. And I don't wanna get into the details kasi nga hindi naman natin alam or hindi naman tayo yung dapat na magsumagot sa mga tanungan sa kanya. Pero nagulat ka ba? Or kumbaga, yung nakita mo from the bubble, nagulat ka ba na umabot sa point na nag-decide siya na timeout muna siya? Oo naman. I'm surprised na yun yung decision niya na magpahinga muna for a year, ganyan. Pero kasi sa bubble, all out talaga siya maglaro, di ba? So you wouldn't expect na, lalo na expire yung kontrata niya. So siyempre, talagang kailangan mong gumuhard para you get what you deserve, di ba? So yun yung pinaka-importante siyempre sa basketball player. Yun naman yung business side ng basketball. Hindi ko talaga in-expect na mangyayari.
nangyari yun. So nagulat ako, oh. 'Di ba? Para as his teammate na parang yung team namin ito na eh, malakas na kami, yung core namin kumpleto na, tapos magugulat ka na lang. Oh. Siyempre, yun nga, hindi mo naman alam kung ano talaga yung mga nangyayari kasi teammate kami. Ang nakikita ko lang laro kasama kami araw-araw. Siyempre, hindi rin naman lahat ng tao basta-basta mag-share ng yung ano nila, 'di ba? So kailangan mo rin, it takes time na talagang mag-share siya bago mo malaman kung ano talaga yung nangyayari. Oh, tsaka siguro yung unang pumasok sa utak mo when you heard the news. Siyempre, unang papasok is uhihina kami kasi mawawala si Ray. Pero after a while, sandali lang, bigger than basketball naman at the end of the day ang usapan. Yes. 'Di ba? There will always be life outside of basketball. Yung sinasabi ng mga tao na ano na parang basketball lang, parang ano yung sinasabi nila, binabayaran ka para maglaro, binabayaran ka para maglaro ganyan ganyan. Parang oo, binabayaran kami ng management. Oo, binabayaran kami. And ginagawa namin maayos yung trabaho namin. Pero siyempre, dumarating sa point na tao lang kami, 'di ba? May meron din kaming hindi lang naman basketball yung buhay namin. Meron kaming ibang dalawa yung ano namin, dalawa yung buhay, basketball at saka family life, 'di ba? Uh-huh. So, ang unfair na sinasabi nila na nasasabihin sa kanila na ah, iban na lang si Ray, dahil sa ganito. Parang ang harsh lang ba na paano kung kayo sa sitwasyon ng tao, kung alam niyo yung sitwasyon niya, kayo nasa ilalagay kayo sa sitwasyon niya. Parang andali kasi magsalita eh. Andali magsalita na hindi mo alam kung ano yung nangyayari na masama lang masama pakinggan na yung mga taong imbis na dati nagsisiyo sa kanya, gumawa lang siya ng isang mali. E putik, bigla siyang magiging ano, sana yung villain ng ano, ng buong Pilipinas, diba? Parang oh. Ako actually, for on my end, parang nung nakita ko, especially nung lumabas nga yung kay Boss MVP, I think, iwan na lang natin sa management kung ano yung decision. Naman. Actually, tama. Kasi sila naman, ang management, alam naman nila kung ano yung ginagawa nila. Alam nila Boss MVP, nila Boss Gabby, alam nila yung ginagawa nila. And sila lang talaga mag-aayos niyan eh. Hindi naman tayo, hindi yung taong bayan, hindi yung mga fans. Sila talaga yung mag-aayos niyan, di ba? Parang hayaan na lang natin sila, hayaan natin na gawin nila yung mga kaya nila para wala mo magbago yung isip nila eh, maglaro siya ulit, di ba? So yun eh, yung taong bayan kasi kala mo may decision sila dun sa mga nangyayari, di ba? parang meron silang say dun sa mga decision ng management, and if kung ano man yung magiging decision ng management, I'm sure napag-usapan din nila ni Ray, di ba? Kumbaga nasa sa kanila na yun, we're just here to support Ray kung ano man ang pinagdadaanan niya, kung ano man ang pwede niyang, kung ano man ang gusto niyang i-share sa atin, then okay, kung ayaw niya wala pa din naman tayo ano doon, di ba? I know na nag-reach out ka kay Ray agad nung nakita mo yung news, because sabi mo nga na nag-reach out ka, although sabi mo na hindi pa nagre-reply. Okay lang yun. Kumbaga, nag-reach out ka lang na, nandito ko kung kailangan mo ng kausap. Diba? And hindi talaga kasi natin alam ano yung pinagdadaanan niya. So parang, hindi talaga. Bakit tayo yung magja-judge? Yun din yung naisip ko na parang, tao lang to. Ito nga yung kagandahan ng channel ko kasi nakikita na tao lang yung mga players, guys. Hindi sabi, sila... Sabi mo, nung game 1, ay nung game 5 bata, diba, naalala mo ng game 5, nung bigla ko umalis ng court. Grabe, after ng game, dahil ko nabasa. As in, lahat, hate talaga, nabasa ko lahat. Sabi ko, parang naluha na lang ako na parang, sabi ko nga sa wife ko, parang hindi naman nila alam ko na may gadaanan ko. Parang hindi ko rin kailangan mag-explain. Pero nasaktan ako sa mga sinasabi ng tao. Pero part yun eh, pag basketball player ka, pag ano ka talaga, public figure ka talaga, iba eh, mag-iiba talaga yung tingin sa'yo ng tao. So, yung nangyayari ngayon kay Rain, experience ko na yun. Kasi, sabi, walang ya talaga sinasabi sa akin eh. Parang sabi ko, minsan tagus na talaga. Parang, hirap na parang ganun talaga. So, wala tayong magagawa kasi ganun talaga yung mga tao, ganun talaga yung galing nila eh. Pero ang pinakamaganda doon, nasa posisyon kami na kami, ginagawa namin yung gusto namin kahit anong sabihin nila. Magagawa namin kahit ano, di ba? Binabayaran pa rin kami, di ba? Bayad pa rin. Hindi sila yung nagbabayad sa inyo para ma-affect kayo ng ganun. But at the same time, hindi pa rin ibig sabihin may karapatan sila mag-ganun. And sa mga nanonood ngayon, para lang ma-disclaimer lang ulit para kay Poy. Hindi nagrereklamo si Poy doon sa posisyon niya kasi maghahanap kayo ng butas doon sa sinasabi niya. Na, kawawa naman si Poy, may sinasayo mas malaki-laki ng bayad. Walang ganun. Kumbaga, at the end of the day, kumbaga, ba't hindi na lang tayo magsuportahan, di ba? Especially kung fans talaga tayo ng mga players na to, fans talaga tayo ng basketball, di ba? Kung may pinagdadaanan sila. And, ibibring up ko lang din to, Kuya Poy. Iba yung bubble, ah. Akala nila pareho lang, eh. Iba yung bubble. But can you explain din sa amin yung feeling sa bubble na basketball is, kasi ang iniisip nila basketball, ano yan eh, kumbaga laro lang yan eh. Akala nyo lang guys, kasi pag nandun ka na sa level nila Kuya Poy, hindi na lang siya laro, di ba? Talagang yung buong buhay mo, buong araw mo yun ang inuusap, ang pinag-iisipan mo. And pag pumasok ka ng bubble, dun talaga wala kang escape, Poy. Wala talaga. Wala talaga escape dun. Kasi ang gagawin mo lang, maglaro ka lang.
lang eh. Masasabi nila maglaro lang. Pero hindi kasi aside dun sa magsisipag ka, mag-workout ka, mga ganun. Ang pinaglalabanan nyo kasi trabaho eh. Pagkain ng pamilya nyo eh. Diba? Maglaro ka ng maganda, maglaro ka ng pangit. Ang nakasalalay dun, trabaho mo. Hindi trabaho ng ibang tao. Hindi trabaho ng nagbabash sa'yo. Hindi. Trabaho mo. Kaya sa bubble, pag natalo ka, siyempre. Dati kasi pag walang bubble, after matalo, bika sa bahay nyo. Nandun yung pamilya mo, comfort ka ng pamilya mo, diba? Okay na. Kaya lalo na, sa iba talagang passionate talaga about basketball. Love talaga nila yung basketball. Iba talaga, diba? Eh ngayon, nasa bubble ka. Iba. Lalo na, yung daily routine mo, magbabago, yung mga ginagawa mo, di mo na ginagawa. Spend time with your family after the game, before the game, hindi mo na magagawa, diba? So mahirap yun kasi after ng game, talo ka. Putik, buong araw na yun, after kinabukasan, mas magkakasama pa kayo lahat. Nakikita mo yung mga, although nakaibigan kayo, pero basketball is basketball. Kasi siyempre, kailangan maging competitive kayo, diba? So, kailangan mo lunukin ba? Pride ba na, ay, tumalo sa amin, walang yan. Tapos minsan, kabilang room lang. Diba, parang, mahirap din talaga pag bubble, lalo na pag pamilyado ka, pag alam mong sa pamilya nyo, may yung pamilya mo, may pinagdadaanan. Katulad nung iba, yung iba, buntis yung asawa nila. Yung iba, may sakit yung asawa. Yung iba, yung magulang nila. Diba? Parang, hindi ka rin mapakali kasi yung utak mo, oh, focus na sa laro. Pero after ng game, parang hindi mo kayang, although kailangan mong tulungan yung pamilya mo, hindi yung magagawa kasi kailangan mo magtrabaho, di ba? Kasi ang mangyayari, kung hindi ka maglalaro, wala ka papakain sa pamilya mo. Diba? Parang torn ka, no? Torn ka sa dalawa. Pupunta ka ba ng bubble, magpapabubble ka, mawawala muna lahat ng ibang nagpapasaya sa'yo, or nandito ka nga sa labas, pero wala ka naman trabaho, di ba? So parang kailangan din i-consider ng tao na pre-pandemic, kung may problema si Poy, kunyari si Poy may problema sa labas ng basketball, pupunta lang siya ng ensayo. Paglabas siya ng ensayo, maayos na niya yung problems niya. Kumbaga, mentally ayos siya. Pero doon, talagang totally zero. Diba? So, I think hindi rin ako consider ng tao na yung sinasabi ni Ray Ray na ayaw niya munang maglaro, baka pwede ding ayaw niya munang pumasok ng bubble. Kumbaga, meron siya sa labas ng bubble na medyo inaayos niya. And yung nakita natin na picture nga na kumakalat ngayon na nasa La Union si Ray Ray. Again, disclaimer, nothing against pinost ni Boss MVP to. Wala talaga to. This is in terms of, I'm talking to a basketball player. Ako, kahit papano nagbasketball ako. Ano naman ang ine-expect ng tao, Poy, kung mababa lang ang moral ni Ray Ray, magmumukmuk pa siya sa kwarto niya. Tapos parang kasi nasabi ko to sa wife ko kanina. Sabi ko, parang hindi naman sa parang, kasi baka, ang tuting kasi baka masabihin nila, kinakampihan ko si Ray. Kasi siyempre, walang basketball, pahinga. Yung PBA, di mo alam kailan. So, I don't think na fair na lalo na yung mga tao nagsabi sila na ano ba yun, kaya walang may gusto sa'yo kasi ugali mo, ikaw ugali. Parang mali naman natin na parang, siyempre, yung buhay ng basketball. Pag-relaxin nyo naman, tao. Kasi yung man, nagtatrabaho kami, papakamatay kami sa bola, gusto namin manalo. Siyempre, nag-beach ano lang eh. Yung, ano ba naman yung parang konting, ano lang, pahinga. Diba? Parang, I don't think na may mali sa ginawa niya kasi bakasyon o nagpahinga, ganyan. Siguro, nagkaroon lang siguro sila ng misunderstanding ni Boss MVP, ganyan. So, which is hindi natin alam kung ano talagang punot dulo, kaya nasabi ni Boss MVP yun. So, kahit na ako, di ko talaga alam. So, siyempre, sila na lang mag-aayos doon, kaya. Kasi, they're both educated enough to know kung ano yung sitwasyon, alam nila kung paano i-arrange yun, lalo na si Boss MVP, alam na yun. So, yun, sila na lang talaga mag-aayos doon para hindi magkagulo. Oo, paano hindi tayo magkagulo. Pero at the end of the day, guys, kumbaga, may pag-uusapan nila yan, sigurado, pag-uusapan ni Boss MVP, pag-uusapan ni Ray. Siguro ang mali lang doon sa nakikita ko is if may misunderstanding. Maybe hindi nagsabi si Ray, maybe siguro. Hindi naintindihan ng management. Pero at the end of the day, guys, anong ine-expect nyo? Meron ngang pinagdadaan si Ray. Gusto nyo pa magmukmuk sa kwarto at umiyak-iyak doon. Malay nyo, yun yung way din niya na maano muna, ma-relax muna, 'di ba? Magbi-beach muna siya or whatever. So, ang kay Ray kasi, kaya siguro yung mga tao parang sama din ang tingin kasi siyempre si Ray public figure. Yes. Tapos TNT ka, superstar, ganyan. Na timing lang na famous siya, kilala talaga siya. Kung hindi diba? Naman. Kung hindi, di ba? Wala nang sabihin ng mga tao din, na timing lang talaga na. Yeah. Na nagpapahingang taong babakasyon sa tapos yeah. Ray Parks yung pangalan niya. So, di ba? Parang na-timing lang talaga siguro. Ang mahirap lang sa inyo is kung siguro kung normal na tao na nasa opisina na nag-leave muna sa trabaho kasi may pinagdadaanan, hindi naman mapapansin. Kumbaga normal naman yun. Hindi ko alam bakit porkit professional basketball player sila, porkit malaki sweldo nila, bawal na sila mag-ganon, di ba? So, if anything, looking forward na lang, Poy, if ever nga hindi maglaro si Ray this season, ano yung magiging, ikaw personally, ano yung magiging adjustments nyo sa court na no question yung dala ni Ray sa isang team
No question. Kaya siguro mas binabaon siya eh, kasi magaling talaga eh. And talagang MVP candidate siya sa league. Oh, eh. Yung talent niya, yung oh. kaya niyang dalhin yung team. Iba, oh. siyempre kahit naman siguro ako, if ever ako yung may-ari ng team, siyempre, magulat ka talaga, masasaktan ka na bakit ganoon parang. Pero alam mo yun, parang we're trying to give you everything ganyan ganyan tapos magaling, di ba? Yep. So yun talaga yung ano, magulat ka talaga. Pero yun nga, yun nga, sabi ni Coach Shot yung ano, pinost niya nung sa spin interview siya, sabi niya, "Yun, kailangan mo move on, ganoon naman." Parang natalo kami, ganun talaga mangyayari pag nawalan ka ng ano. And then the next guy up, kailangan mag-step up, 'di ba? That's why 15 players sa isang team, 'di ba? So pag na walis yung isa, di may isa bang gumagana, kailangan mag-step up. Oh, kagandahan naman sa talk and text is. Oh, magaling si Ray, pero hindi lang naman siya ang bumubuhay sa buong team. Oh, so I'm sure may magse-step up naman. And kayo din mentally nagre-ready din, nagpe-prepare kayo. And if ever nga hindi bumalik si Ray, eh ready kayo. Lastly, Kuya Poy, just because you're really close to Ray Ray and yung ang akin kasi parang for the past few years, parang meron at meron nangyayari sa life niya na medyo kahit pa paano, magte-take ng toll sa kanya. Ako personally ah, parang mas gusto ko na nga yung umalis ka muna, ayusin mo muna lahat kaysa yung pinipilit niya. Laro siya ng laro kasi gusto niya maglaro eh, pero at the same time may pinagdadaanan siya sa labas. So, ikaw ba, medyo mas agree ka dun sa walk away for a while, ayusin mo muna lahat and then balikan na lang. Welcome niyo naman siya sigurado. Siguro kung sa tingin niya kasi siya naman makakasagot nun eh. So, kung para sa akin lang, kung sa tingin niya na makakatulong talaga sa kanya yun, why not? Kasi para naman sa sarili niya, hindi naman para sa ibang tao. He's doing that for himself, for this family ganyan. So, kung alam niya na yun ang makakatulong sa kanya at sa pamilya niya at sa ikakaayos ng utak niya, di ba? At least yun yung mga bagay na kaya niyang kontrolin, di ba? Kasi naman naglalaro ka na, di ba, na parang darating pa sa point mawawalan ka ng gana. Di ba, masisira yung ano mo, yung pangalan mo pati yung team, ano, di madadama eh, di ba? So might as well ngayon nga pahinga ka muna kaysa naman masira pa yung ibang madami pa ibang bagay, no, di ba? Di ba? Oh, and as a player, mahirap maglaro kasama ng tao na madaming iniisip. Hindi nila kasalanan 'yon, pero mas maganda na yung sige na, like take your time, ayusin niyo muna. And ang nakakatawa dito is lahat kayo na nag-hate kay Ray Ray Parks, yung teammates niya mismo sinusuportahan siya. So, di ba? I'm sure all of you're doing your best din para medyo makatulong kay Ray Ray as much as you can. And Dagdag ko lang. Yung mga na minababasa ko eh. Yung mga sinasabi nung gumakalat na speculation na parang na diva, player, ganyan-ganyan. Barbie. Na sinasabi nila na please lang na parang instead na parang supportahan nyo yung tao, huwag nyo na lang gawan. Kung may sasabihin kayo na hindi maganda, huwag naman yung sobrang below the belt na. Kasi you'll only make it worse eh. Diba? Kasi ngayon sa panahon ngayon, parang social media, blah, blah, blah. Kung may sinabi ka lang ganito, syempre isipin ng tao. Ganyari, reliable sources ka, sabihin mo ganito. Paniniwalaan ng tao yan eh. Di ba? Kasabog yan eh. So parang kung hindi nyo alam ko talaga, kung hindi nyo talaga alam, kung hindi nang galing mismo kay Ray, huwag nyo na lang ilagay, huwag nyo na lang i-post, di ba? For me lang, parang please lang na. Kasi syempre, ang mangyayari kasi, ang masisira si Ray, yung karir ni Ray, yung pagkatao niya, di ba? So actually sa lahat ng player, sa buong PBA, parang kung wala kang sabihin na hindi nyo talaga, hindi nang galing sa player, huwag nyo na lang sabihin na tol. Kumbaga, huwag kayong mag-assume din na yun yung pinagdadaanan ni Ray kasi hindi naman natin alam. Kasi yun, iba, dami ko nakikita eh. Na-assume nila na ganito nangyari. Daming YouTuber, kuya. Mga YouTuber dami, talaga eh. Dami, di ba? Parang, kung hindi galing kay Ray, huwag nyo na lang i-post. Huwag na. Ano, support. At the end of the day, kuya, gusto natin maglaro si Ray Ray. Gusto natin bumalik. Kasi lahat. Kahit yung mga manonood, tayong lahat na fans lang, hindi lang yung talk and text ha. Fans in general, mas gusto ko nandun si Ray Ray. Kasi iba eh. Tumataas yung competition ng PBA pag nandun si Ray Ray. So bakit kung mas babaon si Ray Ray? Yun yung hindi ko maintindihan. Yung mga ano lang talaga, yung mga marunong mag-basketball, yun lang may alam. Iba. Yung talaga alam nila kung ano nangyayari. Yung mga walang alam, parang Dyan na lang kayo sa mga computer nila tsaka mga cellphone ninyo, diba? Pero, ito si Kuya Poy, talaga maaasahan natin yan na talagang kumbaga magiging honest din siya sa life of a basketball player. So guys, kung kumbaga it's more than just what you see sa TV, hindi porket may lumabas na picture judge nyo na kagad na nag-e-enjoy yung tao sa ganyan, hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan nito. Ako personally, kaysa naman mabalitaan ko na nagmumukmok si Ray Ray somewhere tapos may mabalitaan na lang tayo, mas gusto ko na yung nakikita ko nakangiti siya kung meron talaga siyang pinagdadaanan, di ba? So yun, any words to your at least the supporters of Katropa, supporters ng PBA.
Ano lang, siyempre yun nga, sabi ko kanina, parang let's support him na lang kung ano bang gusto niya, ganyan, kung anong talagang mas makakatulong sa kanya. Siyempre, matalo, manalo, nung naglaro siya, nandun naman tayo, nakasupport tayo sa kanya, di ba? So, why not? Same lang naman ngayon yun eh. Pinagdadaanan yung tao, supportan na natin, tulungan natin ma-overcome na yung kung ano man meron siya, di ba? So, kasi yun ang pinaka-importante, kailangan niya ng tutulong sa kanya, kailangan niya na, hindi lang ano eh, kasi hindi mo alam kung ano, lalo na ngayon, social media, grabe epekto ng mga sinasabi ng tao, lalo na sa mental health ng tao, di ba? Yeah. So malaking bagay. Hindi natin alam baka mamaya kung ano pa mangyayari kay Ray, wag naman sana, 'di ba? So, yun lang. Sana isipin ng mga tao 'yun na 'yun yung mangyayari pag yung consequences, yung mga sinasabi nila din nilalaman ko ano yung consequences na pwede mangyari, 'di ba? So might as well tulungan na lang natin siya, 'di ba? So to everyone watching right now, the management is responsible for Ray Ray and what they have going on with the contract, with the how if he's gonna play, if he's not gonna play. Responsibilidad ng management 'yun. So bigay natin sa kanila 'yun. Ang responsibilidad nating lahat as fans and as teammates, friends of Ray Ray, suportahan na lang natin. Huwag na natin palalain. Pero at the end of the day, it's more than just basketball, guys. Okay? At saka ano lang, last na may ikitori. Sige, go, go! Add ko lang. Alam natin pag Pinoy, mga basketball, matatapang. Pag tayo Pinoy, kailangan matapang puso, ganyan, di ba? Ngayon kasi, ano eh, meron na yung, alam na natin pag yung mental health, yung mga depression, yung mga ganun. Ano yun eh, hindi yun basta-basta na sakit. Parang cancer din siya, kailangan din siyang gamutin, kailangan siyang ganun din. So, nangyari sa mga, yung mga tao na yung mga sasalita na masama, sana isipin nyo kung anong maging epekto nito sa mga tao, lalo na dun sa may mga naranasan, may nararamdaman na hindi nyo alam, di ba? Lalo na sa mga player, porque ba naglalaro kami, porque matapang kami sa loob ng court, wala kaming nararanasan, di ba? So sana maisip nila yon na hindi porke brusko, malaki katawan, whatever. Yun na, yun yung pinakaimportante. Ngayon sa basketball, sa mga athlete, malaking bagay yun eh. Yung mga invested talaga sa laro, yung love nila yung basketball, love nila kahit anong sport, di ba? In general. So malaking bagay na parang pag-isipan muna nila kung ano yung mga sinasabi nila. So yun lang, kasi ano eh, naranasan ko na yan, sana wag na maranasan ng ibang tao. Lalo na sa iba na hindi nila alam kung ano nangyayari sa kanila, di ba? They're still looking for answer kung ano ba talagang nangyayari sa kanila. So sana tulungan natin na maging maayos yung ano nila, mental health. Tama. It's more than basketball, and narinig nyo na mismo sa professional basketball player na ilang taon na nasa liga, superstar na in his own right. At ngayon, ano, expiring siya this year eh. So medyo baka next year malilibre na siya dito sa show natin. Pero salamat sa oras mo lagi, Kuya Poya. Salamat lagi sa oras mo. Stay safe ka dyan, and hopefully mabalitaan ko na pumasok ko ng bubble June 15 daw ang bubble ng Gilas. So abangan ko na lang yung pangalan mo kung kasama ka doon. Pero alam naman natin kung anong ginagawa mo sa court para ma-deserve mo lahat yan. Salamat, Kuya Poya. Ingat ka dyan. Stay safe ka. No problem. God bless, Kuya Poy. No problem.